Let's go, guys. Punta tayo sa trabaho, guys. Uurasan natin kung anong ilang minuto ang takbo. Let's go! Okay, so first video ng aking SJ8 Air na camera. So, kanta guys. Tingnan natin kung anong result ng sounds na walang mic. Nasa labas lang ng siya guys ng ano ng aking helmet. Tingnan natin kung makapenetrate yung sound sa helmet guys. So, naka-record siya. Tignan natin kung ilang minuto takbo. So, dito sa Thailand guys, kahit lockdown, may mga trabaho, mga tao. Yan, busy pa rin sila, mga nakamotor. May sarili ang sasakyan, mga nagtatrabaho guys. Kadalasan takbo natin nasa ano lang sa mga 60 lang pag sa mga highway. Mahirap na guys kung mabilis. May mga kasabayan tayo mga ano dito, mga hindi maiingat sa pagdadrive. Ang Chonburi guys, dito sa lugar ko ang pinakadelikadong lugar pagdating sa kalsada. Ang daming disgrasya. Yan, tingin-tingin muna bago maliko. Dito tayo kakanan. Ito yung way natin pa Banbong. Tingnan natin kung gaano katagal ang battery nitong SJ8 Air. Sobrang lamig guys. Ang lamig dito ngayon sa Thailand. Samantalang ito ay napakainit sa bansa. Pero dahil tagtunaw ng yelo ngayon sa ibang bansa, naapektuhan sila ngayon ng taglamig. So, ayan. Ang bilis ang takbo niya guys, pero liligo pala sa kaliwa. Kala ko overtake. So far ganito lang yung takbo natin. Ako guys, hindi naman ako mabilis magpatakbo. Kadalasang takbo ko lang guys pag sa mga highway, mga 60. Pinakamabilis na 70 guys. Pinakamabilis na yun masyado. Kasi nag-iingat din tayo. Maraming disgrasya dito guys pagdating sa motor. Mga tao dito laging beating the red lines. Mapadali kasi mga working sila. Ang disgrasya ang inaabot. Tulad nito, ang bilis ng takbo pero lilikot sa kaliwa. So, naka green lights tayo, diretso lang. Dapat sa left side tayo dadaan kasi shortcut pero dito na lang tayo dumaan.
ating camera guys, instead na pumili tayo ng chin mount, so yung isang screw na nakita natin doon sa free, tinry kong itornilyo dito sa helmet. So nagkaari naman at nailagay natin sa unahan ng ano. Nailagay ko siya sa unahan ng aking helmet sa may bandang, sa may aking baba ano. Kaya nakaputok yung camera sa unahan. So far okay naman yung ano. Okay naman yung result. You guys, malalaki ang mga truck dito. Lamig. Talagang inig yung laman ko. So ganito yung buhay ko guys dito sa Thailand. Araw-araw bumabiyahe. So makita nyo naman, umaga-umaga. Alas 6:30 guys, alas 6:30 nagsimula na ako magbiyahe kanina. Malalaki na mga truck guys, oh. Mabibilis. Mga truck dito guys, mga DLPG. Kaya walang usok na makikita na nasusunog ng makina. Kasi ang mga gas na mga yan ay mga ano, ay mga LPG. Kaya yung sunog ng makina napakalinaw. Pati karamihan mga taxi dito guys, mga naka-LPG yan sila. So doon kayo dadaan sa may baba ng kulay. Kasi naka-red lights. Dito guys, may mga alam na akong ano. May mga alam na akong mga shortcut dito. So dito tayo daan sa right side. Na shortcut. Kasi matagal pa yan. Ang stop light na dito matagal mag-green. So dito tayo sa may right side. Sa shortcut tayo, daan tayo dito sa mga so, ayan guys. Dito tayo guys sa shortcut. So, dito guys yung Chonburi. Medyo kabisado ko na to. Daming shortcut dito guys na alam ko ano. Kaya medyo hindi na tayo bago sa lugar. Isang taon na tayo dito eh. So medyo alam ko na yung mga basikot-sikot dito. Ang dala po natin guys na motor ay Scoopy. So ito ay ano lang natin, garintahan lang natin. Hindi naman tayo magtatagal sa bansang ito. Kaya no more investment. Yan, so diretso lang natin to, madadaan natin yung sementeryo. Madadaan na natin yung sementeryo ng mga Chinese. Kahit saan to mga Chinese, mayroon to silang sementeryo. Kahit sa Pinas, marami yan sila. Sariling sementeryo. May nakita tayong monk guys. Yung monk na yun ay naglalakad lang, begging for food. So that is their culture. Begging for God every day, every morning. Nangingi sila ng pagkain kasi doon sila umaasa sa kanila pagkain. Wala silang trabaho, yes, wala sila. Nasa temple lang sila guys. Nag-pray lang sila. And they ask for food every morning.
sa mga nagtitinda, mga nagdinegosyo ng pagkain. So dito guys sa kanila, pag ang bongga ay naglalakad, napakataas ng respeto nila guys. Ibigayan sila kahit hirap na hirap yan sila. Sa Pinas, hindi ganon. Mga pare doon, wala namang bibigyan ng pagkain, kaabot. For the church lang talaga, inside the church. Dito, kalsada, luluhod yan sila. This is how we live here in Thailand. To work for our own sake. Ito, cemetery guys sa mga Chinese. Oh. Napakalawak ko. Oh. Ang dami yan. Iba yung... So, iba yung ano nila guys, cemetery nila guys, yung mga pansyon nila. Parang nakaumbok lang na lupa. Kasi ano sila guys, they believe for cremation after they died. So ano, cremate agad dyan sila. Tapos ganyan lang na lupa. Nakaibabaw lang, nakatambak lang na ano. Tapos may pangalan. For me, I believe yung kabaong at saka paglibing. Kaya nga guys, mayroong libingan kasi mayroong ililibing. Pero pag abo lang guys, hindi po libing ang tawag doon. Okay, go tayo. Ito yung dati kong school guys, sa Rasas. Yan, yan yung dati kong school. Sa Rasas. 8 months ako dyan, 8 months. So ngayon, mas malayo tayo. Doon tayo sa mas malaki ng sweldo konti. Tsaka may tutorial. Ito yung mga truck guys na halos kasabayan ko lagi. Mga truck na double ano. Mga double truck. Truck na siya, may hinihila pang truck. Mahaba yan. Kargahan ng mga basurahan pa. Gilid lang tayo guys, gilid-gilid lang tayo. Malalaki yung truck natin, yung mga kargahan ng mga basurahan, kargahan ng mga goods. So, hindi naman tayo nagmamadali eh. Wala naman tayong face to face ngayon. Naka-green light pa. Dito guys, sunod ka lang sa batas. Wala problema. Mga Pinay dito sa ibang bansa, sumusunod sa batas. Trapiko, sumusunod sa batas lahat. Walang hindi sumusunod sa batas. Kasi takot guys. Sana ganun tayo mga Pilipino sa Pinas. Takot tayo sa gobyerno. Kaya dapat tayo susunod sa batas. Bakit tayo nag-duty ngayon? Bakit tayo nagbiyahe? Kasi duty ko ngayon. Kaya I need to report. Every day, ganito katagal ang aking biyahe. Every day. 30 minutes more. More than pa.
sometimes pagbigay ng 30 minutes, mas pabilis-bilis ng konti. Ingat ka rin sa mga lulusot na mga truck guys, kasi sila walang ano yan, hindi nagbibigayan sila. So, ayan, smooth lang ang ating biyahe. Tandaan sa kanila dito, malalapad ang kalsada. Screen tayo guys dito sa van guys, makabagal nito guys. Screen tayo, screen. Screen. So, mabagal yung van. So, left side tayo. Ayan. Kasi titigil yan dito eh sa Tesco. Kaya, nag-iintay ng pasahero. May mga ano yan sila eh, sariling service yung mga nagtatrabaho. Dito tayo sa gilid para makita natin yung ano, para safe. Madalang lang ako nag-overtake. Overtake lang tayo pag kailangan ng ano. Lalo na itong yung mga mababagal na sakyan. Wala lang kayo guys.
Laki ng truck bro, ang bibilis. Harvest time na mga tubo guys, oh. Ayan, mga tubo yun eh. Harvest time. Whoa. Bilis ni guys. 150 Honda. 150cc. Hi guys, malapit na tayo. Road widening kasi sila dito eh. Yan yung mga kadayo. Nag-road widening sila. Hindi pa yata tapos. Ang tibay ng kalsada nila guys, ang kapal. Nasa mga 8 yata ang kapal nito eh. Oh jeez. Sobrang kapal guys. Yan ba, halos mapantay dito sa pinaghukayan, no? Tapos naka-ibabaw, ang pang-ibabaw is palto. At bilis pati nila mag-repair dito guys ng kalsada. Ito ang haba nito guys, matatapos na oh. Halos 1 buwan lang guys. Wide red dining, tapos nagpalit pa sila ng tubig na tubo. At tubo ng tubig. Tubig ng tubo. Yan, dito sila nabili ko kasi sarado yung taas. So, malapit na tayo guys. Ito, hindi ko alam mo ilang minuto ang nabiyahin natin. Mamaya check natin.
dito tayo kasi kakanan tayo. Diyan kami dati naglalaro, oh. Liga. Ngayon, cancel guys, kasi ano, lockdown. Nag second wave. So, ito yung school natin. Kakaliwa tayo dito. Napakalaki nitong school guys. Napakalapad nung ano, nung place. So, doon tayo sa kabila. Sarado pa kasi. Yun, dito na tayo. Sign in muna tayo. Sign in. Ngayon ay 19. Okay, sarado guys. Tingnan natin dito sa kabila. Sarado pa guys, maaga pa kasi. Dito tayo. Yun yun, bukas, bukas. Sign in tayo dito. So, ayan guys. Alas wala pang 30 minutes guys, karating na tayo. Ayan yung oras. 7:05. So,